Guys, tinanggal na raw sa trabaho si Lugaw Girl. Masaya na kayo? Stop bashing me. Give me a chance to change my mistakes. May pagkakamali ako. Pero hindi ito sapat na dahilan para i-judge nyo ang buong pagkatao ko. Tao rin ako na nasasaktan at may hangganan ng pagtitimpi. Resulta lang po ako ng maling sistema. Kung meron lang tayong competent task force para sa pandemyang ito, edi sana hindi nagkakaroon ng kalituhan at pagkakaiba-iba ng mga resolusyon na ipinatutupad. Kung ako ay nagkamali, I will take responsibility to it. But please, IATF DOH, sana ay matuto kayo sa pangyayaring ito. Salamat, Cap, sa pagtanggal sa akin sa serbisyo. Sa lahat ng magandang nagawa ko sa ating barangay, isang pagkakamali lamang na wala na ako ng hanap buhay. Yun guys, pinakita ko sa inyo, nabasa natin lahat, pare-pareho yung kumakalat sa social media na post daw nitong Lugaw Girl. Hindi ko kasi alam, hindi ko nakita kung ano yung pangalan niya eh. Sorry ah. Salamat muna kay Miss Rowena Gonzaga kasi finoward niya sa akin itong nakita nga niya sa newsfeed niya. So yun guys, nakita naman natin, nag-trending, nag-viral yung video na nakuna na itong isang barangay official ng bandang Bulacan, okay? Yung pinigilan nga niya yung Grab driver na pumasok dahil daw sinasabi niya, pinipilit niya na ang Lugaw ay hindi daw essential, okay? At pwede naman daw mabuhay kahit walang lugaw. So yun, nag-vlog na ako about this one. Sinabi ko naman na tingin ko naman ginagawa ni ate yung trabaho niya, okay? Pero hindi lang proper orientation yung barangay nila. Parang ganun yung pakiramdam ko kasi. So yun, sana, okay, yung mga nagbabash sa kanya, ang daming lumabas na meme about her, okay? Tama nga naman yung kung totoo tong post na to na pinost niya, okay? Kung totoo yan, hindi ba tayo nahahabag? Okay? Sabi nga nung isang post din na baka daw, kung hindi daw siya yung nawala ng trabaho, baka daw yung Grab driver. Pero wala naman nangyaring ganitong eksena, di ba? Sana, kung totoo man tong post niya na tinanggal sa trabaho, sana mag, why don't we just give her second chance? Di ba? Tama nga naman sinabi niya na sa dami-dami ng ginawa ng maganda sa barangay nila, isang pagkakamali na parang, alam mo yon, hindi naman siya pumatay ng tao. Hindi naman siya nagnakaw, 'di ba? So, bakit di natin siya bigyan ng second chance? Okay? Para ituwid yung pagkakamali niya. Lahat naman tayo nagkakamali, guys, 'di ba? Hindi naman tayo perpekto. So, yon, stop bashing her na lang siguro. Nanggagaling dito kay Santan Koreshi Vlogs. Okay? Kasi mahirap nang mawala ng hanap ngayon, guys. So, sana intindihin din natin yung lagay niya. So yung kapitan, kung sino man yung kapitan nitong barangay na to, kung totoo man tong post na to, kung sino man yung barangay captain nila, sana give her another chance. Consider the good things that she did. According to her, she did so many good things in your barangay. Then one mistake only, then lahat yung mabubura. Ayun yung mali sa ating minsan. Kadalasan pala, ang mali sa ating mga tao is ang dami-dami nating ginawang mabuti sa paligid natin, sa ibang tao, and sa isang mistakes lang, sa isang pagkakamali lang, manabuburo lahat yun. So yun guys, till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!